Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update. Marami po ang tuwan-tuwa at pinagpipiestahan nga po nila. Umaabot na nga po daw o aabot nga po raw ng kalahating milyon ang pag-like nga po sa ipinost po ni Main Mendoza. Real talk to mga ka-Aldab ba? Para lang po sa mga taong naninira pa rin po sa channel natin at sinasabi nga po fake news daw po ako, paano ko daw ipapaliwanag etong ipinost po mismo ni Main Mendoza? Bakit hindi ko puro to in-update? Ibig sabihin lang po raw itanggap ko na na totoo ang Armin. Ito po ah, o ang Sarsuela. Ito po mga ka-Aldab. Yung post ni Mengay, para po ito sa Aldab Nation. O nagulat po kayo. Real talk yan mga ka-Aldab. Yung iba, nang lakihan na yung mga mata. Isa po itong ebidensya at resibo mga ka-Aldab. Nagpapatunay po na fake news po yung ipinapakalat nila. Although si Mengay nga po yung nagpost nito, pero kapansin-pansin nyo mga ka-Aldab na talagang parang niloloko rin po ba niya yung sarili niya, o sino nga po ba talaga yung niloloko ni Mengay? Di po ba? Para sumaya yung Armin, ginagawa po nito ng account o ng mga humahawak na fake account. Pero hindi po nila alam na pumapabor pa po sa Aldab Nation itong pinopost ni Mengay. Real talk yan mga ka-Aldab. O bakit po mo naman nasabi Mr. Destiny na pumapabor? Kasi sa ginagawa po ng Armin at sa ginagawa po ni Main Mendoza o yung humahawak po ng account ni Mengay, lalo lang po silang nadidiin at lalo lang pong lumalabas ang katotohanan na si Richard Polkerson Jr. ang real life couple o real life husband ni Mengay. Dahil dito po sa ebidensya at resibo na si Mengay na po mismo yung nagpo-post, na akala po nila ay papabor po sa kanila. Di po ba? Dito kasi makikita mo inedit lang eh. Talagang literal. Kaya lang siyempre sa unang tingin, hindi mo mapapansin. Di po ba na edited siya? Kasi nasilaw ka na eh. Kumbaga hindi naman po siya magkadikit. Pinagdikit ko lang. Iba po kasi yung post ni Mengay sa kanya at iba rin po yung post kay Mr. Spotted. Dito ginagawa pong kakatuwa ni Main Mendoza si Mr. Spotted. Di po ba? Well, ito po. Tignan nyo. Kapansin-pansin mga ka-Aldab dito. Unang titignan nyo po yung braso ni Mengay. Di po ba parang binti na po siya sa laki? Real talk mga ka-Aldab. Kasi kung titignan nyo, di po ba? Well, correct me if I'm wrong kung ganyan po kalaki muscle ni Mengay. Di po ba na parang mas malaki pa dun sa lalaki? Di po ba? Real talk. At tignan nyo naman po yung muscle din po ni Mr. Spotted. At tignan nyo po yung kabila. Doon pa lang mapapaisip ka na eh. Di po ba? Yung isa binti na may kasama pang braso. Yung buong paa po ang nilagay ni Mengay. Di po ba? Tapos tignan nyo po yung isa. Kala mong malnoris. Well, dito pa lang mga ka-Aldab. Di po ba? Doon po sa mga matatalino. Common sense na lang po sa mga sarsuela. At doon po sa nagsasabing fake news ako. Tignan nyo naman po ito. Di po ba? Bakit kailangan pa po niyang gawing kakatuwa-tuwa si Mr. Spotted? Di po ba? Kasi kung titignan mo talagang mapapaisip ko eh. Ano to? Labanan ng maskulado? Kung sino maskulado sa dalawa?
parang sinasabi ni Mengay na tignan nyo mga Kaldab kung papaano durugin ang Armin, kung papaano pahiyain si Mr. Spotted. Ipinapakita ko lang ito mga Kaldab para lang po gumaang yung loob ninyo, kasi kumbaga marami na nagko-comment sa akin eh na eto na, lumalabas na yung katotohanan, si Mengay na po mismo yung nagpo-post. Pero tignan nyo po muna yung post, mag-imbestiga po muna kayo, di po ba? Para kasing kumbaga pag nag-post kasi si Mengay, yung ibig sabihin talo na agad yung Aldab Nation, magalit na kami kay Mengay kasi niloloko lang po kami ni Mengay, kasi bakit naman siya magpo-post na mga ganito kung may relasyon sila ni Alden Richards, kung totoo si Baby Teo, mga ganong akusasyon sa Aldab Nation. Pero hindi po nila alam yung mga pinopost po kasi ni Mengay, nakakatulong po ito para lalo kang maging matatag, para lalo kang maging panatag, kampante, di po ba? At wag na, kumbaga kasi may All Out Sunday si Tisoy eh, kaya kailangan pong iposto ni Mengay para makakuha ng atensyon at mapuntahan si Richard, o bakit walang reaksyon, etcetera, etcetera. Di po ba? Nakakatuwa lang po. Kasi, alam nyo po ba mga Kaldab, kung sino po yung taong katabi ni Mengay na pinalitan niya? O, sa mga nanguhula, alam na, di po ba, kung true-blooded Aldab Nation ka, alam mo na agad yung sagot sa tanong ko. Di po ba? Ibig kong sabihin mga Kaldab, ang pinupunto ko eh hindi pa ako nagsasalita, alam mo na kung sino ang kasama po ni Mengay o ang pinost ni Mengay. Siyempre walang iba kundi si Richard Polkerson Jr. Ano yung ebidensya mo na naman Mr. Destiny at ang resibo? Well, yung porcelas po mga Kaldab, nakakalimutan po ata natanggalin muna, di po ba, yung isang kamay para, well, hindi na kasi, wala na po kasi makakuha ang kamay. Kaya, talagang literal na naiwan na lang po yung isang kamay ni Richard Polkerson. Kasi kung tatanggalin mo, papalitan mo, lalo bang maging malnourished na po yung isa. Yung isa, sinlaki, tapos, di po ba nakakatawa? Well, dinadaan ko lang po kayo sa comedy para lang po mabawasan yung galit ng mga mamis, mga titas, na kapag nagpo-post si Mengay, marami nagre-react. Maraming army nang magsasabing true-blooded Aldab Nation ako, pero sa ginagawa po ni Mengay sana matakong etcetera etcetera, di po ba? Kasi kung true-blooded Aldab Nation ka, hindi ka na magsasalita agad-agad, pupunahin mo kung paano nga po ba at saan nga po ba kinuha yung post na yan. Hindi nyo po ba napapansin ang post po lagi ni Mengay eh laging ang background niya po nasa beach, di po ba? Kumbaga, ini-edit niya lang po yung sa beach na magkasama sila ni Tisoy, tapos ilalagay niya para makita ni Mr. Spotted. Para tuwan-tuwa naman si Mr. Spotted, pero ang hindi po nila alam, para po sa Aldab Nation 'yan. Para po maging kampante tayo. Di po ba? Kaya nga po mga Aldab, sa mga bulag at bingi sa katotohanan sa mga taong hanggang ngayon eh pilit po tayong sinisiraan. Kumbaga binabato po tayo ng masasakit na salita na talaga naman pong hindi mo kakayanin kung mababaw, kumbaga kung pusong mamun ka. At talagang masasabi mo na sensitive ka masyado, lalo na po sa mga sinasabi, eh talagang bibitiw ka. Magmumubon ka, tatanggapin mo na lang yung pagkatalo mo. Pero kami po mga true-blooded Aldab Nation, eh para kami pong sundalo. Real talk to mga Kaldab, habang sinusugatan po nila, eh lalo po kaming tumatapang. Ibig kong sabihin, habang naandyan sila at patuloy na sinasaktan yung Aldab Nation, kami po patuloy na ipagtatanggol at wala po kaming sawang ipagtanggol sila Mengay at Tisoy. Well, comment na lang po kayo mga Kaldab. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at
pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.